kompleksyon at pagkamatay niya sa krus. Kapag maraming-marami ng kanyang pagkabuhay na manuloy sa kalwalhatian ng langit, sa pamamagitan kayo ni Kristo ang Panginoon namin. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Mapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood, inyong mamamasdanan.
Yaong masasama ay makikita mong pinaruhusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, akin ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ibinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Napakasarap na damhin na sa umagang ito'y may taglay kaming bagong buhay. May taglay kaming bagong lakas at bagong pagkakataon muli na masasabi naming biyaya na ikaw muli ay aming mapaglingkuran. Sa araw na ito'y patuloy naming gugunitain ang mga mahal na araw. Mahal sapagkat mahal ang inyong ipinuhunan para dito. At nawa sa mga pagninilay namin sa mga linggong ito, lalo na sa umagang ito, ay mamulat kami doon sa katotohanan. Katotohanan na ang aming isip, ang aming puso, at ang aming mga dapat ginagawa ay dapat patungkol at pagmamahal para sa iyo. Nawa ang Ebanghelyo ngayon ay magturo sa amin at magpaunawa na hindi kami dapat na nagkukwenta o nagbibilang ng anumang bagay na dapat naming ialay sa iyo. Sapagkat ang totoong nagmamahal ay kayang ibigay ang lahat para sa minamahal. Nawa ang halimbawa ni Maria ay maging paalala sa aming lahat na kapag kami ay mag-aalay at maggagawa ng at magpapadama ng pagmamahal sa iyo, Panginoon, ay yung pinakamaganda ang maari naming ibigay. Kaya sa umagang ito'y turuan mo kami para maipaunawa namin itong salita mo sa mga makikinig. Lalo na't ngayon nga pasisimulan namin muli ang isang linggo, ang isang panibagong linggo na kung saan sa bandang dulo nito'y maaalala namin at
magugunita namin ang iyong paghihirap, pagpapakasakit at kamatayan. Dulutan kami nawa nito ng pagkamulat. Dulutan kami nito ng pagkaunawa na ang ginawa mo sa amin ay hindi kayang tumbasan ng anupaman sapagkat nag-alay ka ng iyong buhay. Patuloy kaming dumudulog ngayong umaga, Panginoon, upang humingi ng tulong mo, upang humingi ng pangunguna mo, upang humingi ng gabay mo. Samahan kami, pangunahan kami, tulungan kami, at maging pagpapala nawa itong aming gagawin sa mga aabuti ng broadcast na ito. At dalangin ko na lahat kami ay mapagpala ng iyong salita at maging biyaya ito para sa amin. At kung magkagayon, aming aangkinin ng tagumpay, at dahil sa tagumpay, ikaw ay aming patuloy na pupurihin, patuloy na luluwalhatiin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah! Our God is marching on and our God is almighty one. Muli, ang programang Daily Bread ay sumasapit na inyong pakikinig. And it's another Monday of March. It's the 25th day of March. At syempre, ilang araw na lang yan, mapapalitan na naman ang dahon ng kalendaryo natin. Gayunpaman, narito kami at naway nandyan kayo para magsama-sama tayong magnilay ng kanyang mga banal na salita. Samahan niyo po kami. Ako po si Brother Ray Bravo at kasama natin uli Brother Jun Malyari po. Good morning po. At of course si Brother Loreto, ang ating pong technician on board. At sa lahat ng mga naglalakbay na mga kapatiran natin, Brother Jun, papuntang Faith Mountain, because this is the day that the Lord has made. Medyo ibleble sa blessing, inauguration ng Faith Mountain. At palagay ko maraming taong naglalakbay na. Naglalakbay na marami na. Oh. Kasi medyo pag inabot ka ng oras ng iba, tanghali medyo... Malamang ngayon, iba nando na. Malamang nga, mag-alasize na. Mm-hmm. Medyo matraffic kasi dyan pagka medyo tinanghali ka ng kaunti. So, gayunpaman, kung nandyan na kayo o naglalakbay, naway ingatan kayo palagi ng Panginoon. Amen. At syempre, in-expect natin ang presence ng ating mahal na puno lingkod at ang ibang member ng pamilya. Amen. So, good morning po sa inyo lahat. Good morning po. At syempre, sa mga taga-subaybay ng programang Daily Bread sa Himpilang Pinagpala, anumang oras kayo dinadatnan at inaabot ng programang ito, nais namin ipaabot ang aming pagbati. Sa iba'y gabi, sa iba'y hapon, sa iba siyempre kasama natin dito. At katulad ng oras natin, Brother John. So, good morning, good evening, good afternoon, or anumang oras kayo ay nasa maayos kayong kalagayan na inaabot ng programa ito. So, shall we start, Brother John? Go ahead. And let's take a reading from the Gospel of the Lord. Today is Holy Monday. Yes. At ating pong babasahin ang... Alam ko, consistent itong gospel na ito kapag Holy Monday. Lalo na pag mga Holy Week na ito, ito yung ebanghelyo binabasa sa araw ng Lunes Santo.
The Anointing at Bethany. 6 days before Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. They gave a dinner for him there, and Martha served, while Lazarus was one of those reclining at table with him. Mary took a liter of costly perfume oil made from genuine aromatic nard and anointed the feet of Jesus and dried them with her hair. The house was filled with the fragrance of the oil. Then Judas Iscariot, one of his disciples, and the one who would betray him, said, "Why was this oil not sold for 300 days' wages and given to the poor?" He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief, and held the money bag and used to steal the contributions. So Jesus said, "Leave her alone. Let her keep this for the day of my burial. You always have the poor with you, but you do not always have me." The large crowd of the Jews found out that he was there and came, not only because of Jesus, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. And the chief priests plotted to kill Lazarus too, because many of the Jews were turning away and believing in Jesus because of him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. At sa atin naman po sariling salin, 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ang hapunan at naglingkod si Martha at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya ay may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita po ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Mayroong isang tawag dito, Brother June, yung familiar na old medieval saying, na parang sasabi niya in scholastic philosophy, sinasabi niya yung bonum deposibum essoi. Ibig sabihin niyo na goodness tends to spread. Gumawa ka ng kabutihan kahit palihim, minsan hindi naililihim yun habang panahon. May pagkakataon yan ay sumisingaw, kumbaga, lumalawak o kaya nalalaman ng iba. Isa ito sa kasabihan din na dito sa atin nangyayari. At sa maraming okasyon sa buhay ng Panginoon, maraming pagkakataon na nangyari yon nung siya'y nagpagaling, na huwag mong ibabalita. Sa halip ipinamalita. Lalong kumalat yung balita. Totoo naman talaga na hindi talaga maililihim yung kabutihan. Hindi same way. Medyo
ironic kasi nga kahit minsan ang kasamaan hindi rin ay ililiim. Mas minsan ay mas madaling sumingaw yung kasamaan, Brother John. At saka yun nga, no, everything here on earth has a cost, no? At dahil doon, kasi sabi nga, gumawa ka ng mabuti, may sasabihin sa'yo. Gumawa ka ng masama, lalong may sasabihin sa'yo. So piliin na lang natin ang gumawa ng mabuti. For after all, ang paggawa ng mabuti ay mula sa Panginoon. Ito yung ating pong premise sa ating bag-gospel ngayon, Brother John. Goodness tends to spread. At ito yung nakita natin dito sa Ebanghelyo ngayon, na sa mga ibang kasulatan, sa ibang bahagi ng Biblia, ay yung itong ginawa ng babaeng, itong si Maria, ay talagang maaalala habang panahon na in one way or another, may isang taong gumawa nito sa buhay ng Panginoon. At ito'y nalalapit na ang kanyang, alam naman natin, yung kanyang kamatayan. Sa, alam natin kasi sa ugaling Hudyo, kulturang Hudyo. Pamuso naman 'to eh, yung pag-anoint, no? Ng paa kapag ka ikaw ay may panauhin. Pero ginagawa ito talaga ng ano, ng isang alipin, utos ng may bahay, halimbawa, may alipin ka, may panauhin ka. Ginagawa. Sa kaso ng ibang sa ating iba sa tagpo sa Ebanghelyo ngayon, hindi naman alipin si Maria para gawin yun, ano? At hindi naman sila nasa tahanan, nasa isang labas sila ng kainan. Na parang, at bakit niya ito ginawa? Ito'y siguro ay mas malalim siguro ang gustong ipakahulugan nito sa atin, ano, Brother John. Siyempre, kasi unang-una, di ba, para ang isang mamahaling pabango na ika nga ang halaga ay katumbas ng isang taong sahod ay iyong ibuhos lang sa paa, aba, eh talagang sa bigla ang tingin eh, katulad ng sinabi ni Judas, isang malaking pagsasayang. Pero sabi mo nga, merong malalim ito, no, na pinanggagalingan. Kumbaga sa panahon natin ngayon, may hugot dito, di ba? At ang ginawa ngang ito, no, ni Maria, sinasabi nga at binanggit mo kanina, iko-quote ko lang Mark chapter 14 verse 9. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, yun, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-aalaala sa kanya. Ayan, hindi na tayo ano, maghahaka-haka. May proof na, Brother John. Goodness tends to spread. At itong ebanghelyo natin ngayon, Brother John, magandang paghambingin natin yung dalawa. Although medyo malayo yung disparity nila, eh, may malayo yung kanyang pagkaugnay, you know, yung kay Judas muna, Brother John, kasi kahit ngayon marami pa ring Judas kasi. May pagkanulo ka na ba? Hindi. Marami pa rin nag-Judas kami. Totoo yan. Kaya maganda siguro tignan natin. Ano ba, bakit nga ba ganun na lang ang parang himutok ni Judas nung ginawa ni Maria yung pagbubuhos ng pabango, no? At palagi ito yung mahirap sa taong kagaya ni Judas, Brother John, ano? Makwenta, ano? Masyadong makwenta. Ito yung lahat na lang may kwenta sa kanya. Lahat na lang may halaga. Ha? Pati gagawin para sa Diyos, kinukwenta. Baka may alam kang gano'n. Meron pa isa. Puro wento, wala wento. Eh, anong gusto mo doon? Walang tulak ka bigyan, lahat itutulak mo eh. Ito ang mga ano, maganda tignan natin kasi si Judas nga sabi natin, makwenta eh, no? Pati lahat ng gagawin ng iba. Eh, hindi na nga siya ang gumawa noon eh. Iba na nga ang gumawa, pero sa kanya lahat ng bagay na ginagawa parang may halaga. Ayun. Tinatapatan ng halaga. So palagay ko mukhang hindi maganda ito para sa isang kagaya ni Judas. At inireveal naman kung anong dahilan, Brother John. Ang dahilan kung bakit kinukwenta niya. At palaging may katumbas na halaga ang isang bagay, ang isang kilos, ang isang ginagawa,
para sa Panginoon ay inireveal yung ano naman dito, dahilan. Dahil hindi siya dahil sa talagang may malasakit siya, kundi dahil alam mo ang kanyang motibo. Ano, ibinibigay na yung nangungupit siya sa kaban ng yaman, Brother Jude. Kaya nga meron tayong kasabihan, motive counts a lot. Di ba? Hindi yung ganda ng iyong sinabi o ginawa ang talagang mahalaga. Kundi yung tanong na bakit mo sinabi at bakit mo ginawa. Kasi ngayon naman, Brother Ray, no, hindi naman sa anyo ng paghuhudas, pero ika nga, sa motibo ay lumulutang yung mga ginagawa. Example, may mga tao na hindi makagawa ng mabuti nang walang camera. No? Kailangan naka-broadcast. Kailangan nasa pahayagan. Oh, no? Ngayon, mas malala eh. Oh. Kasi maraming nakapost sa social media. Hindi man kami, pero laganap lalo. Ayun. Worldwide yan. Ayun. O, kaya nga, yun nga yung ating sinasabi na motive counts a lot. Diba? Kaya sa panahon na ito, no, ng mga pagtitika, sa panahon na ito na kung saan ay magandang suriin natin ang ating mga sarili, yan ang isang magandang tanong na ating dapat na ibalik at itanong sa ating mga sarili whenever we are tempted to do good. Diba? Eh, siyempre, minsan tukso din naman yan. Eh. Gagawa ka ng mabuti, kaya lang sa ibang hangarin naman. Minsan, magbibigay ka pero sa layunin na kontrol ng tao. Minsan, magbibigay ka sa, well, hangarin nga na pang sarili na sumikat ka, matanyag ka, pag-usapan, palakpakan ka. Pero may sinabi kasi si Lord Brother Ray eh, na kapag ka tayo eh, pinalakpakan na, tinanggap mo na yung gantimpala. Kaya nga, pinakamainam pa din yung sabi ng Panginoon, eh, yung ginawa ng iyong kanan, huwag mo nang ipaalam pa sa kaliwa. Yung iniasal ni Judas kasi, Brother John, kung titignan mo, yung motibo niya talaga, basang-basa mo yun. Eh. Kikita mo na akala mo totoong nagmamalasakit. Bakit hindi na dapat? Eh, dapat ipinagbili na yan para makatulong sa mahihirap. Pero ayon sa binasa natin dito, ay yung nilalayo niya kasi para siyempre lumaki yung pondo. No? At kapag malaki na, brother, pag binawasan mo, hindi halata pa. Pag binawasan mo, hindi nahalata. At ito yung kanyang motibo naman talaga. Hindi dahil sa may malasakit, sa mahirap. At ito ang isa sa hindi magandang ugali na nakita natin kay Judas. Kaya nga, Judas nga talaga, Brother June. Na yung kanyang pagpuna, yung kanyang kunwaring pagmamalasakit, ay hindi para naman talaga sa iba, kundi para sa sarili niya. Ang kanyang sariling kapakinabangan. So ito, sa mga ganitong mahal na araw, at kahit hindi siguro mahal na araw, magandang suriin yun sa ating puso o sa ating pagkatao. Baka hanggang ngayon, mahal na araw na, namamayani pa rin yung ating pangsariling kapakinabangan ng ating iniisip o ang ating saloobin. Baka yung isip natin, Brother June, ay hindi para sa iba, kundi para sa ating sarili. Magandang baguhin natin ito sapagkat ito naman ang purpose kung bakit naglalagay tayo ng ganitong mga panahon para unti-unti makapagsalamin tayo sa ating sarili at lalong maganda kung makapag-isip tayong baguhin ang mga nating iginagawa o iniaasal. Yung salitang pamumuna, no? Eh, meron diyang magandang katumbas na sinasabi sa Biblia, Galatia 6, talatang 4 o 4. Suriin ang bawat isa ang kanyang sarili. Diba? Mabuti ang kanyang ginawa. At huwag nang ihahambing pa sa iba. Kasi kung babalikan lang natin, Badri, eh, sabi mo nga kanina, eh, pangsarili itong kay Judas. Alam mo, meron pang isang anyo ng pangsarili, tapos gamit pamumuna. Mamumuna pero siya mismo, hindi naman nagbibigay. Diba? Kukuripot nyo. Hindi, noon pa naman yan, di ba? Noon pa naman yan, di ba? Na turo yan ang ating punong lingkod, eh, na kung sino pa yung hindi nagbibigay, siya pa itong naghahanap. Siya pa madaldal. Siya pang palahanap ng kung ano-ano. No? Wa naman bigay talaga. Ayan.
Pero yung mga talagang tumutulong, wala, tahimik lang. Tahimik yun lang. So, yun ang isa sa tinignan natin si Judas. Huwag nating elaborate si Judas kasi. Pero maganda rin na makita natin. Yes. Sapagat dinadala tayo doon at itinuturo sa atin kung paano natin baguhin yung ganung gawi at ganung asal. Para bagang may kwenta ang lahat na ginagawa. Tingnan natin si Maria. Yung Maria na kapatid ni Martha. Baka sabihin niya, baka inang Maria to, iba yung Maria. Iba-iba. Kapatid ni Martha at kapatid ni Lazaro. Mga kaibigan ni Jesus. Ito yung ginawa niya. No? Natural. Tanda ito ng pasasalamat, yung kumbidahin ng Panginoon, Brother June, para bigyan ng ano yung hapunan. Ano? Siyempre, ititreat din nilang Panginoon kasi ang laki ng biyayang ginawa ng Panginoon sa kanila. Iba yun. Ano? Yes, binuhay ang kanilang kapatid mula sa mula sa kamatayan. Okay? Anong hindi mo gagawin para doon, Brother June? Ay buhay na yung kapalit, ay buhay na yung natamo mo at na parang pakinabang mo, binuhay ang kapatid mo. Natural. Yung paglalaan at pagbibigay ng isang hapunan ay tanda yun ng pasasalamat. Yes. At dito nga naganap yung isang lalong magandang eksena sa buhay nila magkapatid. Brother At dito nga pumapasok yung paghahandog ng walang pag-aagam-agam, walang pagdadalawang isip, walang panghihinayang, diba, na kanyang ipinagkaloob ang nararapat para sa ating Panginoon. Kaya nga isang hamon na naman ito, no, na kung sinasabi natin na tayo ay pinagpala, tayo ay binago ang buhay, inayos ang ating pamilya, inayos ang lahat sa ating mga buhay, ano naman ba? Gasino lang naman ba? Diba yung tayo ay maghandog, no, sa ating Panginoon out of gratitude, ika nga. At ito, ang ipinakita ni Maria ay hindi biro, Brother June. Kasi, imagine na kapag kinuwenta mo nga daw to, binigyan ng isang ng figure to, more than 700,000 something na pabango, gaano ka mahal yung pabango, no? O, kasi katumbas ng isang taong sahod eh. Medyo mahal talaga yun, ano? Eh, baka isang buwan lang na sweldo, hindi natin kaya ibigay. Ikapu nga lang, hirap. Ikapu nga lang, hirap na hirap. Contribution lang sa Pate Mountain, parang hirap pang ibigay. Nakikipag-arimuhan pa. Nakikipag-arimuhan pa, Brother June. Makano ba? Eh, nagbigay na ako. No offense. Pero yes, maganda tingnan ito, Brother June, na sinasabi ito. Isang taong sweldo. Gaano kalaki yun? Huwag na natin bilangin o kwentahin yung halaga. The act itself. Yes. Yun ang magandang tingnan. The act itself. Na kung sakaling sapagkat wala naman siyang pera na pera may ibigay, ang mayroon siyang napakahalaga, yun ang kanyang ibinigay para sa Diyos. Yun ang kanyang ibinuhos. Na alam naman natin ay yung pagbubuhos ng langis, common yun sa mga Hudyo, Brother June, pag may bisita ka, di ba? Pero sa kanya iba eh. Pabango. Oil. Perfume oil. Hindi pangkaraniwan na ginagawa ng tao yun, Brother June. Sapagat kung papasok ko nga at may panahon eh, ang pinagtubig lang eh, sa kanya oil. Hindi lang talaga ano ito, ha, kilos na, bukod sa may dalang pasasalamat, mayroon siyang gustong patunayan, Brother June, na dala ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa pamilya nila. Walang hindi pwedeng ibigay si Maria para kay Jesus. Alam mo, ang ginawang ito ni Maria, ito yung eksaktong ibig sabihin ng salitang L.O. Dalawa kasi ang ibig sabihin ng salitang L.O., Brother Ray. Ang ginawa ni Maria, love offering. Pero minsan tayo, yung L.O. natin, leftover na lang. Katulad nung nangyari doon sa babaeng balo na kung saan tinignan ng Panginoon, yung mga inihuhulog na handog ng mga pumapasok sa templo. At sabi nga ng Panginoon ang ibinibigay ng iba yung hindi na nila kailangan, leftover. Pero ang ibinigay ng babaeng balo, lalo higit katulad nitong ginawa nitong si Maria,
ang kanyang ginawa at ang kanyang pagkakaloob ay talagang tinatawag na love offering, sapagkat out mm-hmm. of gratitude, mm-hmm. out of love mm-hmm. that she gave a very expensive perfume. Mm-hmm. At ito, sabi ko sa iyo kanina na handa niyang ibigay kung anong mm-hmm. mayroon siyang napakahalaga. Mm-hmm. Natural naman kasi katumbas yung buhay ng kapatid niya. Oo, walang halaga yun. Oh, walang katumbas na buhay, halaga. Diba? Mm-hmm. Yung buhay na, yung pagbuhay kay Lazaro. Mm-hmm. Kung tutusin, itong pabango na ibinigay at ibinuhos na Maria sa paa ng Panginoon, palagay ko'y hindi pa rin pwedeng itumbas mm-hmm. doon sa buhay. Pero bagamat may mga nangyayaring ganito sa pangkaraniwang buhay ng tao, hindi naman nagagawa yon. Kaya si Maria'y kakaiba rin, Brother mm-hmm. John. Na bukod doon sa pasasalamat, bukod sa pagtanaw ng utang na loob, mm-hmm. kaya niyang ibigay kung anong mayroon siyang napakalaga. Mm-hmm. At ito ang isa sa hamon ng mga mahal na araw, Brother John. Ano? Yes. Kasi kung babalikan natin, mismo ang Panginoon, iba yung kanyang ginawa para sa atin. But mm-hmm. Masyado tayong mag-a-advance pag ganun. Mm-hmm. Kaya titignan natin itong si Maria na yung pagbuhos niya ng pabango, bukod sa handa niyang ibigay ang lahat, Brother John, mayroong kasabihan tayo kasi, love and charity can never be measured. Yes. Hindi pwedeng sukatin mm-hmm. ang pagmamahal, ang pagkakawang gawa. Mm-hmm. Basta't may pagmamahal, basta't may pagkakawang gawa, ang taong gumagawa noon, kung talagang love offering yun, Brother June, mm-hmm. hindi sinusukat yun. Yes. Kaya nga ano ito yung isa, no? Mayroong iilan lang kasi na commendation ang Panginoon. Kung hindi ako nagkakamali, there are only 7 commendations that the Lord has given in the New Testament, no? At isa nga ito sa mga kinomend ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi na yung kanyang ginawang ito, aalalahanin . Isipin mo, ilang daang taon na ang lumipas, pero ito tayo. Pinag-uusapan nga naman natin. At katuparan lamang ito ng sinabi ng Panginoon na saan man ipangaral ang mabuting balita ay aalalahanin, mababanggit ang kanyang ginawa. Alam mo, itong part na ito, no, isang tanong ang naibahagi ko nitong mga nakaraang araw. Kasi meron itong kumbaga itong ating pagbasang ito ay synoptic gospel ito ng ating nakaraang Sunday gospel, no, yung Mark chapter 14, di ba? Ang tanong dito, Brother Ray, ay kung itong si Maria, yung kanyang ginawa ay inaalala natin ngayon na talagang kamangha-mangha, kahanga-hanga, talagang parang ang hirap tumbasan at parang wala yatang makakapantay dito sa kanyang ginawang ito, no? Pero ang sa atin ngayon, sa panahon ng mahal na araw na ito, ang tanong ay, how would you like to be remembered? Mm-hmm. Paano nga ba natin gusto? Kasi isang, na ikaw ay alalahanin. Ikaw ay alalahanin. Kasi isang araw talaga, whether we like it or not, Brother Ray, magpapaalam tayo. Mm-hmm. At sa mga panahon na yon, mapag-uusapan ka. Diba? Mm-hmm. Anong alaala ang pwede nating iwan sa mga tao na nakakasalamuhan natin? Sa mga mahal natin sa buhay, kaibigan, kamanggagawa, sa lahat ng tao, maging kapitbahay man yan o kung sino man yan na ating nakakasalamuha, paano natin gusto na tayo ay alalahanin? Para maaga pa, para mamaalam ko. Hindi, magdidiwang pa kami ng silver anniversary mamaya. Alam mo, ganito yung Brother John. Magandang tignan yan kasi sa buhay natin ngayon, parang buhay ka pa, pinag-uusapan ka na. Mm-hmm. At lalo, ang pangit ang usapan tungkol sa'yo. yun lang. Mm-hmm. Pero may mga, kaya nga sabi natin, nakikita natin, may mga tao, patay na, pero buhay pa rin sa alaala ng iba. Mm-hmm. Kasi marangandang ginawa, mm-hmm. brother, yun. Mm-hmm. Magandang ginawa. Although may mga pagkakataon din, kahit masamang ginawa mo, napag-uusapan ka rin, pero mm-hmm. ang masaklap doon, brother, yun, yung buhay ka pa, parang patay ka na sa alaala ng mga tao. Nabanggit ko nga rin ganito . Halimbawa, ikaw ay kaluluwa na. Kaluluwa. Di ba? Pumunta ka dun sa lamay mo. Oh. Tapos nadinig mo, sabi nung pumunta, kung hindi lang sa nanay nito, hindi ako pupunta sa lamay nito. Baka bigla kang bumangon . Baka yung kaluluwa, bigla sasalo. Papasok sa katawan mo ulit, Brother June.
So, tignan natin to, Brother Jun, na love and charity should never be measured. Mm-hmm. Kapag gumagawa tayo at nag-aalay tayo ng pagmamahal at pagkakawang gawa, hindi dapat ito sinusukat. Mm-hmm. Ibinigay ni Maria ang pinaka-the best, ang lahat mm-hmm. na mayroon siya. Mm-hmm. In out of gratitude, mm-hmm. and out of yung utang, pagtanaw ng utang na loob, mm-hmm. pasasalamat, mm-hmm. sapagkat ang ginawa naman ng Panginoon sa pamilya niya, napakaganda rin, Brother John. Ikalawa na magandang tignan natin dito yung may kasabihan ditong it is all or nothing Ayo. For love. Mm. Ay, lalo ngayon ikaw man, no? All or nothing for love. 25th wedding anniversary, silver anniversary. Ano kayang mga mababangong bulaklak ang ibibigay mo kay Sister Vivian, Brother Jun? Mang dadangwa ka pa para umalingasaw ang bang. humalimuyak pa. Pero hindi ako magbabasag ng babaeng. Sayang. Hindi, biro lang yun, no? Pero yun nga, no? Ito yung ano kasi, kumbaga, ang punto de vista natin dito. Pahiraman, salitang punto de vista. Mm-hmm. Eh yun nga, no? Na ngayong mahal na araw na ito, eh makita natin yung pagpapahalaga na, well, as we commemorate, no? What the Lord has done to us. Eh, ganun din naman, no? Kumbaga, ano ba yung pwede natin gawin ngayon? Mm-hmm. Ano yung pwedeng ialay natin ngayon? Ano yung pwede nating isakripisyo ngayon para sa Panginoon? Diba? Yan yung mga tanong ngayon na tila parang nababaliwala na kasi eh. Pansin mo, Brother Ray, pagka pumapasok dati, siguro 20 years back, eh ganitong mga panahon, wala na halos sasakyan eh. At ang mga tao, nasa simbahan. Mm-mm. O di kaya, nagbibisita iglesia. Oo, totoo yun. Eh ngayon, hindi eh. Nag-island hopping na eh. Oo. Maaga pa, no? So, oo. Ito yung magandang binibanggit ko, Brother Juna. In love, it is all or nothing. Mm-hmm. Ito yung ginawa ni Maria. Mm-hmm. Dala ng gratitude or thanksgiving in response sa ginawa ng Panginoon sa kanilang pamilya. Ibinigay niya kung anong mayroon siya. Mm. Lahat na, Brother Jun, na mahalaga sa kanila. Mahalaga. At nakita natin kung paano naman kinumin nga siya ng Panginoon, ganyan sinabi mo, sapagkat ibinigay niya ang pinakadabes. Challenge din yun eh, yes. Sa Holy Week, yes. Sa mga mahal na araw. Mm. Maaring wala tayong maibigay na pabangong mamahalin. Mm-hmm. Maaring wala tayong ibigay na malaking halaga mm-hmm. bilang ating love offering. Pero pwede tayong gumawa amen. Ng pagkilos. Amen. Pwede tayong gumawa ng yung charitable acts na mm-hmm. masasabing mm-hmm. pagtulong sa kapwa-tao, mm-hmm. Brother Jun, na maaring maging alaala din para sa Panginoon. Mga tinatawag na act of random kindness. Mm. Mga maliliit na kabutihan. Diba? Alam mo, sabi nga eh, kahit maliit, basta't malimit, hahantong din sa langit. Mm-hmm. O di ba? Hindi natin kailangan gumawa ng magarbo kaagad na mga ika nga extravagant works, di ba? Kundi mga simpleng pagtulong. Kung babalikan nga natin doon sa Matthew 25:31 and following, Brother Ray, eh, ano lang eh, a very simple acts of kindness ang binabanggit doon. Nagpakain, pinainom, dinamtan, dinalaw, mm-hmm. 'di ba? Things like that. Ano ba yung kaya natin ibigay? Corporal acts of mercy. Mm-hmm. Time, talent, treasure, ika nga doon sa iyong kaibigan na hirap na hirap. Oo, wala kang maitulong pero meron kang dalawang balikat eh. Meron kang dalawang tenga na pwede mong ialay, tulong sa kanya para maibsan man lang yung kanyang dinadala, yung kanyang hirap. Diba? At least yung meron siyang napaghihingahan ng kanyang mga dinadala. At bukod kay Maria, makita naman natin kung paanong gumawa ang magkapatid. Mm-mm. Si Martha, ginamit niya ang kanyang kamay para maghanda. Mm-mm.
si Lazarus bilang binuhay na muli, mm-hmm. hindi siya lumubay kay Jesus. Tinabihan niya ang Panginoon. At nag-witness siya. Pagbibigay ng panahon. Mm-hmm. At si Martha, si Maria, nagbuhos ng pabango. Mm-hmm. In other words, marami tayong pwedeng gawang mabuti para sa Panginoon sa mga araw na ganito. Amen. Ano man yun, maliit man yun, yung random kindness na sinasabi, sa Panginoon, mahalaga yun. At ito ang hinihingi at hamon ng panahon, makagawa ng kabutihan. Makagawa, hindi man sa Panginoon, para sa ating kapwa. Sapagkat ano man ginawa natin sa ating kapwa, ay sa Panginoon na rin natin ginagawa. Amen. Aking nakikita at nararamdaman ang sakit na iyong dinadala. Ikaw ay nag-iisa. At maralita, tanging sa Diyos umaasa. Kay hapdi na totoo, sa ibabaw ng mundo, kay daming kapwa natin. Mahal sa Diyos ang tulong ko, o kapwa ko, mahal ko. Purihin, purihin ang Panginoon. Talagang umagang-umaga eh, aantigin ang damdamin mo yung patugtog ni Brother Loreto. Ano? Dalang kapwa ko, mahal ko. Nakita ko yung mga mukha ni na, ano ba yun? Sina Orly Mercado ba yun? Oo, oo. Sila yun. Oo. Rick Manrique ba yun? Kanta ni Rick Manrique. Okay. Basahin. Paalala ha. Ngayong araw na ito, Lunes Santo, tuloy pa rin yung misa dyan sa Ambel. Mm-hmm. Yung ating pong, nakalive po yun. Ano? Nakalive pa rin, pare, mapapakinggan nyo. Mm-hmm. At syempre, 7 to 8 yun. Pagkatapos naman, yung activity doon sa Faith Mountain ay tuloy-tuloy din. Ano? Mm-hmm. So, dalawa pa rin yung aatindihan natin. Sa mga disciples na hindi nakakaakyat ng bundok at hindi makakarating doon, eh, dapat nasa Ambil po tayo. Okay? So, yun po yung magandang paalala. Okay, Brother John, basahin mo yung kaunting paalala dyan. Para sa araw ito ng Webes, mga kapatid, ano, sa ating Monday Thursday program dyan po sa Ambil, ang gawain po ay magsisimula ng alas 2 hanggang alas 12:30 para sa opening prayer at ganun din opening worship by the El Shaddai Gospel Music Ministry, followed by live testimony and then again joyful praise by the ESGMM. At meron po tayong talk 3:30 to 4:15, The Mandate of Love by Reverend Father Alfredo Bong Guerrero. Ayan.
makakasama natin muli siya. Ano po? At pagkatapos po ng talk na yan ay ang ating sama-samang panalangin. At pagkatapos, 4:30 hanggang 5:30, mga kapatid, ay ang healing message ng ating minamahal na po ng lingkod, Brother Mike C. Velarde. At pagkatapos po ng healing message ay ang 5:30 to 6 p.m. meron pong meditative songs by the El Shaddai Gospel Music Ministry in preparation for the Last Supper celebration. 6 to 8 p.m. ay ang Mass of the Last Supper with washing of the feet. Ang ating pong Mass Presider, Most Reverend Teodoro C. Bacani Jr., ang ating spiritual advisor. At ang MCs po natin sa Webes, Brother Joselito Miranda and Sister Whirlin Dorado. At ito naman po, no, yung mga naka-assign na mga huhugasan, no, ng paa ng ating mahal na obispo in commemoration doon sa washing of the feet na ginawa ng ating Panginoon, no, sa Monday Thursday po ito within the mass. Sa Batangas po ay si Brother Nemesio Polsutin, Pampanga, Brother Sofronio Bulambot, Bulacan, Brother Antonio Fribaldo, Laguna, Brother Gerald Casteltort, Cavite, Brother Jobert Barniso, sa Rizal, Brother Rolly Anaya, Manila, Brother Lito Legaspi, Calmana, Brother Eduardo Soriano, Quezon City, Brother Raymond Valeros, sa Pamati, Brother Vicente Caldeo, Lamp, Brother Eddie De Paz, Tapat Pa, Brother Ryan America. At ganun din po, no, syempre sa March 29, yan po ay araw ng Good Friday, no? Ang ating pong programa ay magsisimula ng alas 10 hanggang alas 11:38 para po sa film showing, no? Meron po dito mga excerpts from The Passion of the Christ. At 11:38 to 12 noon ay meron pong meditative orchestra. At syempre, 12 noon hanggang 3 p.m. ay ang 7 last healing words. Una, Ama, patawarin mo po sila, by Brother Rafi de los Reyes. Pangalawa po ay, Ngayon, isasama kita sa paraiso, by Brother Medin Cabello. Pangatlo, Babae, ito ang iyong anak, by Brother Rex America. Pangapat, Ama, bakit mo ako pinabayaan, by Brother Che Corrales. Panglima, Ako'y nauuhaw, by Brother Jota Nyahura. Pang-anim, Naganap na, by Brother Dennis Frias. At pang-pito, Sa iyong kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa, by Brother Ray Bravo. 3 to 3:30 ay meditative praise by the ESGMM in preparation for the communion service. At 3:30 to 5:30 ay communion service and veneration of the cross by Reverend Father Boogie Takdoro. Ang MCs po natin, Brother Charles Angelo Nascenseno at Sister Benilda Godjo. At paalala, Brother June, mga si Brother Vicente Caldeo, mag-confirm ka, ha, kasi dumaan sa operasyon to, Brother June. Mag-confirm ka kung kakayanan, kung makakarating ka sa Huwebes Santo para mapalitan ka kung sakali habang may oras pa. Okay, Brother June, manalangin ka na. Lahat isama mo na sa panalangin, lalo na yung mga naglalakbay o nandoon na sa Faith Mountain. At syempre, lahat na sila ay panalangin mo, lalo yung ating mahal na punong lingkod. At lahat ng sumasabay sa panalangin, hindi man kayo mabanggit, alam natin na alam ng Panginoon kung anong mga mithiin at kahilingan ninyo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Muli nga, Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga paalaala sa amin ngayong umagang ito, buhat sa iyong mabuting balita. Loobin mo na nawa kami na iyong mga pinagpala, matuto kaming mag-unat ng aming kamay, sigit sa mga nangangailangan, Panginoon. At Lord, patuloy mong alalahan ang aming punong lingkod, Brother Mike C. Velarde, ang kanyang may bahay, si Sir Belen, ang kanilang mag-anak, Panginoon. At ganoon din nga po, lahat ng mga manggagawa mo sa ubasan, yes, at lahat ng mga naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, ganoon din ang mga sumasabay sa panalangin po na ito. At sa lahat ng mga nakinig at sa mga nagbibiyahe patungo ng Faith Mountain at mga naroroon na, aangkinin po namin ang iyong patuloy na pagsama, pag-iingat at pagpapala sa aming lahat. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. At
Sa himig na yan, pansamantala, hihinto na kami sapagkat tapos na pong aming oras. Namamalam pansamantala, Brother Ray Bravo po. Ito naman po si Brother Jun Malyari, patuloy pa nagpapaalala, God is good all the time. Si Brother Loreto ang ating nakasama, susunod na po ang Daily Express Balita. God bless!